before. Hey, hey, hey! It's me, it's Jump! Welcome back to my channel! Today, meron tayong special guest. Hindi mo siya kilala. Well, she is my sisterette. Yay! Come here na! Hello! Ano name mo? I'm Des. Hi! Ayan. So today, gagawin natin is magmumukbang challenge tayo. May mga iba-iba tayong mga foods. Huwag natin ang pagkain kasi nagugutom na kami. Yes. Let's eat! Start eating. Sure. Since may jowa siya for ilang years na kayong jowa? 8 years. So ang gagawin na rin natin na topic over these foods, diba? Na lang kung paano panatilihin na maganda yung relationship and ayun, going strong. Saan na tayo? Umiyan na yun. Anong start? Ano ba yung pwede natin, ano ba? Top 10 na lang. Top 10 na ano. Ayun, top 10 na reason kung bakit nagstay ang relationship. Ay, hindi. Ang dalawang mag-partner sa isang relationship. Ayun, top 10. Okay? Umpisa natin sa top 10. So, kailangan meron ako, meron ka din. Okay. So, ano to? Biglaan lang siya. Number 10. Nagstay ang magpartner sa isang relationship dahil meron silang tiwala sa isa't isa. Agree ka ba dyan? Dahil? Tumatagal yung isang relationship or nagstay yung dalawang magpartner sa isang relationship kapag ka may trust. Trust yung sinabi ko, diba? Ayun. Kasi, syempre, kahit saan magpunta or kahit magkalayo yung magpartner na yun, at least si jowa mo na wala kang gagawin masama or wala kang gagawin na ikagagalit or magiging sira ng relationship nyo. Diba? Number 9, kailangan ituring niyo yung isa't isa na best friend kayo. Agad ka doon. Best friend? Boyfriend, best friend. Dahil? Siyempre, siya lang yung pagkakatiwalaan mo. Sa kanya mo lang ibibigay yung kasabihin yung mga secrets mo. Tapos siya lang kasi yung pwede mong takbuhan pag may problem ka. Actually, friends. Agree nga ako dyan. Kasi, ayun nga, kailangan sa isang relasyon din. Kapag friend or best friends kayo, hindi na kayo naiisa or naiilang sa bawat isa. Kung ano man yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw na gawain nyo. Let's say, kunwari, umutot ka sa harapan niya. Hindi na big deal para sa kanya yon. So, maganda din na ituring natin na parang best friends natin, mga partners natin. Pero, syempre, kailangan yung ano natin, yung relationship pa rin natin is nandun. Number 8. So, for me, number 8, respect. Ayun. So, nagstay na nagiging strong ang relationship kapag ka may respect yung bawat isa. Yung bawat isa. Kasi, syempre, sinabi nga natin na yung respect is hindi siya ini-impose. Diba? Sabi nga ni Beatrice ng PBB. So, taka mo ba? So, ayun nga, respect to each other. Respect to each other. Kasi syempre, kung wala kayong respect, kunwari ako, pumarty ako,
Tapos hindi ako nagpaalam kay ano, kay Jowa. So syempre, parang wala na din yung respect mo kasi parang hindi mo na nire-respect yung karelasyon mo or yung Jowa or yung partner mo na kailangan magpaalam ka pero hindi mo ginawa, 'di ba? Motivate each other. Ay. Parang inspirational. Yeah. Para maging inspiration to each other. Oo. Dahil syempre, minsan kasi ano, sabi ko sa'yo. Kunyari, napanghihinaan na siya ng loob. Tapos ikaw, napanghihinaan ka na rin ng loob, di ba? Kailangan pakita mo sa kanya na kaya mo para kaya niya na din. Kumbaga, support. Yeah, support mo siya. Support niyo yung each other. Okay. Sa bagay nga, oo nga naman. Kasi let's say, kung ako, super down ako. Tapos, yung partner ko parang walang pakialam, ganon. So may possibility na ako maghahanap ako ng pwede kong mag-comfort sa akin or maghahanap ako ng ibang magbibigay sa akin ng support, 'di ba? Doon nandiyan naman na yung mga friends natin. Pero hindi naman lahat ng mga bagay is nasasabi natin sa mga friends natin, sa families natin. So it's good naman na ayun nga maging inspirational or maging support to each other. Para at least tumibay motivate naman yung relationship natin. Motivate each other. Ayun. That's and the motivation. So may tumatawag. Jowa niya speaking. Number 6! Number 6 na tayo. Number 6 na tayo. Number 6 na tayo. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6, enjoy. Ayan. Natin habang tayo pa ng mga jowa natin. So kailangan i-enjoy natin kung ano yung feelings. Giniagawa mo! Kung paano yung masaktan pag nagseselos ka. Paano maging masaya pag nanggagala kayo, kumakain together. Kung paano ka kiligin, kung paano ka pinapakilig ng jowa mo, ganun. Kung mag-iisip ka kung ano ireregalo mo sa anniversary niyo, sa birthday or sa special na araw, Pasko, mga ganyan. So i-enjoy lang natin habang nandiyan pa yung tinatawag natin na love. Haharanahin kita sa nang tayo mapunta, yung tipong kahit wala lang, o kaya bigla. Ayan, number five na tayo. Number 5 is space. Space. Ay, mayaman, bibili ng space. Siyempre, space, kasi hindi natin kailangan higpitan si jowa natin. Kasi pag hinihigpitan natin siya, dun siya matitempt na maghanap ng iba. Siyempre, pag nasasakal na siya, iba ng kalalang niya para magkumpulmiglas yan. Diba? Maghahanap siya ng freedom. Maghahanap siya ng, ayoko na dito kasi masyadong mahigpit. Doon ako sa medyo maluwag, diba? Ay, maluwag? Okay. Ayaw niya masikip, gusto niya maluwag. Yung tama lang. Okay. So, number 4, kailangan explore. So, syempre, kapag ka nasa isang relationship kayo, hindi pwedeng magiging stagnant lang. Magiging stagnant lang. So, kailangan, hindi maging stagnant yung relationship natin. Na kung ganito tayo nag-umpisa, is magiging ganito tayo hanggang matapos ang mundo. Charot. So kailangan open kayo open yung bawat isa na mag-explore kung ano yung dapat nating gawin para at least mas strengthen or tumagal yung relationship natin. So parang ganun, 'di ba? So parang ganun. Kunwari kayo, hindi kayo mahilig parehas mag-travel. So, itry nyo mag-travel. Or kung kayo parehas is hindi kayo mahilig mag-shopping. So, why not trying na mag-shopping kayo once in a while, ganun. Para i-explore nyo lahat ng mga possibilities. Next is time management. Okay,
Time management kasi, syempre, nag-work na tayo, di ba? So, busy na tayo sa work. Kailangan, kahit gano'n tayo ka-busy sa work, dapat binibigyan pa rin natin ng time yung bawat isa para mag-date, ganyan, magkasama. Oo, tama yan. Ganon. Kasi syempre, bago naman kayo pumasok sa isang relasyon, alam nyo na magiging, busy kayo. Yes. So, magiging, committed kayo, di ba? So, kailangan, find ways para, magsama. Para magsama kayo. Ayan nga, kunwari, every weekend, ganon, kahit 2 hours, 3 hours. Ako, hindi din naman nasusukat ng kung gano'ng katagal kayo magkikita sa isang araw, sa isang buwan. Kahit once a week, ganyan. Kaya ba na jowa mo ga? Once a week. O, once a week lang. Ako nga. O kaya minsan wala. O, diba? Ang mahalaga doon. A month. Yung ano, communication. Communication. Ayun. So, next naman sa akin, for me, si God. So, always put God sa relation, sa center ng relationship natin. Kasi, kailangan meron tayong takot pa rin kay Papa God. Kasi, kung naka-center si Papa God dun sa relationship natin, matatakot tayong gumawa ng mali against dun sa ano natin, sa karelasyon natin, sa jowa natin, sa partner natin. Diba? Tama. So, busy siyang kumain. And next is? Ito na, number one, ikaw na. Magsabay na kaya tayo. Ano nga ba yun? Yun ay, put love, love, love. Ayun, stay in love. Ayun. Dahil? Stay in love. Kasi syempre, paano ba? Well, actually, mahirap sabihin na stay in love eh. Kasi, syempre, darating at darating din naman sa punto na minsan magkakasawaan kayo. Ganon. Or minsan magkakapikunan kayo. Or minsan, parang, ayun nga, parang ayun yung kausapin yung isa't isa, diba? So, stay in love. So, parating natin iisipin kung bakit ba natin minahal yung kapartner natin, diba? Or yung jowa natin. Bakit nyo siya sinagot? Diba? Paano kayo naging masaya? So, ayun. So, yun yung top 10 natin kung paano ma-strengthen or mag-stay or ma-prolong yung relationship natin. Ayun, shout out nga pala sa mga friends ko. Hamabi, happy birthday ulit. Charat. And Izzy, hello. Aiki, hello. Ito, shout out na kita. Ikaw, may shout out ka. Wala kang friend. Isaw. Okay.
ayun yung top 10 natin. Hope you enjoy yung video natin ngayon. And yung sinabi naman namin kanina is based lang din naman sa mga na-experience namin. Diba? Disclaimer! Based lang yun sa mga na-experience namin. At sa naisip namin today. Yes! So, kung may biglaan po siya. Truth. Kung mga may maidadagdag pa kayo, so comment down below para at least alam natin. And then kung may mga gusto kayong ipagawang mga challenge or request na video, pwede na din kayo mag-comment dito or i-message nyo ako sa Facebook. So mamaya, ipa-flash ko din yung Facebook account and Instagram account ko para at least i-message nyo ako doon. And follow nyo na lang din ako sa aking social media accounts. Ting! Yes, if you like this video, please subscribe, share, and like. And click the notification. Ping! Para updated kayo sa lahat na nagagana sa akin. Life.